Ilan sa mga horror movies na naging popular at sumikat ay nagbabatay umano ang ilan sa mga totoong nangyari at kwento, habang ang iba naman ay nagbase umano sa isang makatotohanan. Ngunit iniba ang istorya nito para makagawa ng isang makabagong kwento. Isa sa halimbawa ng pelikulang ito na sumikat noong 1998 ay ang pelikulang Ringu o The Ring. Isa ito sa masasabing naging popular at sumikat dahil na rin sa maganda at nakakatakot nitong kwento. Ang Japanese horror movie na ito ay nagbigay ng katatakutan sa buong mundo at isa sa pinakamatagumpay na pelikula na orihinal na ginawa sa Japan, na unang ipinakilala sa isang nobela. Dahil sa tagumpay ng pelikulang ito ay isinagawa muli ang pelikula sa American version noong 2002, at hindi naman napahiya ang remake nito na tinangkilik ng mga manonood. Si Sadako, ang babaeng mapaghihiganting multo na makikita sa isang balon at mapapanood sa isang videotape, na kung saan ay kung mapapanood ang videotape na ito ay tiyak na mamamatay ang nakapanood nito dahil umano may sumpa ang videotape. Ang kwento ng main character na ito na nakilala sa pelikulang The Ring ayon sa balangkas ng pelikula ay isang babaeng supernatural na lubhang kinatakutan ng mga taong nakakasalamuha niya, na iniisip ng mga tao na siya ay may sumpa. Kaya naman, siya ay itinapon sa isang balon at bumabalik siya para isumpa ang taong magtatangkang manood ng videotape. Ngunit ang kwento ni Sadako, ayon sa aking nakalap na impormasyon, ay hango umano sa isang nakakakilabot na kwento sa isang babae na nagngangalang si Okiku, na hinulog din umano sa isang balon na matatagpuan ng balon na ito sa labas ng Hajime Castle sa Japan. Bagamat bahagyang naiiba ang kwento ng pelikula sa kwento ni Okiku, ay may pagkakatulad pa rin ng istorya dahil sa isang babae at sa isang balon. Sa video na ito ay aking ibabahagi sa inyo ang kwento kung saan naging inspirasyon ng pelikulang The Ring na pinaniniwalaan sa bansang Japan na isang makatotohanan, ang kwento ng multong si Okiku. Ang Hajime Castle ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Japan. Nakatayo ito sa itaas ng isang bundok at ito ay itinayo sa isang lugar sa pagitan ng taong 1330 at 1346 bilang isang tahanan ng kinikilala nilang Panginoon ng Hajime. Ang kastilyong ito ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa Japan at sinasabing ito'y isang maswerte at halos supernatural na kastilyo dahil sa tanda na nitong nakatayo at na-preserve ang physical na kaanyuan at kasaysayan nito. Ngunit mayroong isang nakakatakot na kwento ang nakadikit dito, ang kwento ni Okiku na namatay sa isang balon na matatagpuan sa labas ng kastilyo. Si Okiku ay isang magandang babaeng tagapaglingkod noon sa kastilyo. Kanyang pinaglilingkuran ang isang samurai na nagngangalang Tessan Aoyama. Si Tessan Aoyama ay may nararamdamang pag-ibig kay Okiku at sinabi pa niya dito na iiwanan niya ang kanyang asawa para lang magsama lang sila nito. Ngunit hindi pumayag si Okiku sa plano ng desperadong samurai na humantong ito sa isang maitim na balak na naging mitsa
ng isang malupit na pagpatay kay Okiku. Ang isa sa mga pangunahing tungkulin ni Okiku ay ang pangalagaan at bantayan mabuti ang 10 napakahalagang mga gintong plato na pag-aari ni Aoyama. At isang araw, nagpa siya ang samurai na itago ang isa sa mga ito. At sinabi niya kay Okiku na kung hindi siya papayag sa gusto nito na makasama siya, ay walang pagbibintang ang ibang taong nagnakaw nito, kundi si Okiku lamang na pwedeng humantong sa pagpapahirap dito at pagpatay. May dalawang bersyon naman ng kwento tungkol sa pagkamatay ni Okiku. Ayon sa isang bersyon nito, tinapos ni Okiku ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paghulog nito sa kanyang sarili sa balon na matatagpuan sa labas ng kastilyo. Dahil na rin sa ayaw nito sa mga plano ng samurai na si Aoyama at ayaw rin itong makasama ito. Ang pangalawang bersyon naman ay itinapon siya ni Aoyama sa balon matapos na tumanggi si Okiku sa kanyang mga plano. Matapos ang pagkamatay ni Okiku, ayon sa kwento, sinasabing ito ay gumagapang palabas ng balon para magpakita kay Aoyama para maghiganti gabi-gabi. Palagi rin itong naririnig na nagbibilang ng plato sa piitan na kung saan nakalagay ang mga gintong plato. Isang marahas na pagdadabog ang maririnig tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nabibilang nito na siyam pa rin ang platong nabibilang niya at nawawala pa rin ang 10 plato nito. Si Aoyama ay tila ba nasisiraan na ng bait sa tuwing naririnig nito ang walang tigil na sigaw ng multo ni Okiku sa gabi. Ang mga guhit na inilalarawan umano si Okiku ay mukhang halos kapareho ng itsura ni Sadako na may mahabang nakalugay na itim na buhok at nakaputing kasuotan. Ito ang pangkalahatang paglalarawan sa Japan ng isang taong namatay sa ilalim ng hindi likas na pangyayari. Ang mga multo na ito ay tinatawag nilang yurei, na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay faint soul o dim spirit. Ang balon na matatagpuan sa labas ng Hajime Castle ay lokal na kilala bilang Okiku's Well. Ngunit mayroon na ngayong mga bakal ang nakaharang at sumasakop na dito na pinaniniwalaan ng iba, kaya ito hinarangan ay para panatilihing nasa loob pa rin ng balon ang mapaghiganting multo na si Okiku. At kung ikaw ay may katanungan, suwestyon, at may gustong idagdag sa aking kwento, ay huwag kang mahihiyang magkomento sa baba ng video na ito at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe.